Hello po! Welcome to my channel! So, narito po ako ngayon para gawin natin ang ating Swiss meringue buttercream. So, what I have right now, meron po akong egg whites. Ayan, egg whites. And then, 1 cup of sugar. And then, butter. Ayan po. With shortening. Pinagsama ko yung butter and shortening kasi yung shortening, so it adds some stability rin dun sa buttercream na gagawin natin. So ngayon, what I will do is i-bain marie ko po yung egg whites and yung sugar to prevent from salmonella. Yung tinatawag nilang salmonella risk. I-mix lang natin yung sugar. So ito na yung, dito ko na siya gamitin. Nag-whisk lang natin siya. Whisk ko lang siya. Ilalagay ko yung egg white dito. Then, yung sugar. Medyo nakakagod lang siya. Dapat lang kaya ang balance mo. Ayan. Kailangan eh. Diba? Stop it! Get some help. Dapat walang maiiwan na grain use. Pag chinek mo siya, dapat wala siyang grain use. Saka dapat i-whisk mo yung buong paligid ng bowl mo para madugso yung sugar. Sa mga mahihilig mag-bake dyan. Ayan. Ay, ganito yung yung Swiss meringue, isa siya sa mga madalas gamitin ng mga bakers for frosty. Kasi bukod sa stable siya, sarap pati siya. Silky. So, itong butter, later na natin ilalagay. Kasi dapat ano na siya. Dapat wala ka na wala na siyang grain use para kapag natapos yung buttercream mo, hindi siya medyo gaspang. So, ayan. So, ayan na po siya. So, i-check nyo kung may grain use pa siya. Wala na. Pwede na natin siya i-whisk. Ito maximum speed. Set aside ko na to since tapos na ako mag-bakery. Big nang tao.
towel kasi kailangan ko siya rito. Papalabihin ko yung side. Okay na siya. Meron siyang granules. Start ko na siya na. Ayan. Hi, Taka. Hi. Mimi. Say hi. Start. Wait. Diyan nakalimutan ko kung paano. So ayan, medyo nasa pit na po siya. So ito po, lalagyan natin siya ng konting vanilla. 1 teaspoon. Pansyado po na yan. So ayan, medyo siya ka pit na pa. That's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you, guys.